name is Jen Engines Treasures, and today guys, maghuhol tayo sa aking mga pinamili nung nakaraan. I think Monday yon, and then kasi ngayon ay Thursday na, so Monday ako pumunta dahil bago pa ako pumunta ng store, nung nagpunta ako, nag-check ako ng mga watch, may nakita akong sale na parang nag-drop off ng $10 each or $11 each. Tapos, sabi ko sa inyo guys, nung nag-shopping ako at nag-haul ako na hindi na ako, bago ako pumunta dun sa store, bago ako mag-shop nung Monday, sabi ko diba sa inyo na hindi na ako bibili ng kahit ano na ilalagay. Kasi yung last na haul ko, yun na yung pinaka-last ko na shopping para sa aking mga loved ones. Yun na yung mga ilalagay ko sa sa Balikbayan box. Yun na yung ipapak ko, hindi na ako babalik. Yun na yung pinaka final na talaga, na wala nang balikan, wala nang shopping na magaganap. Kaya lang guys, syempre pag nakakita ka ng ganun kamumurang mga items na pwede mo naman idagdag sa pasalubong sa kanila, so why not? So when go back home, I'm thinking about it. Hindi ko alam kung ganyan kayo, yung parang nakikita nyo na sana, pag nakakita kayo ng sale, na super sale, tapos pag uwi nyo na hindi nyo nabili yung, wala kayong nabili sa sale na yun, parang na-feel bad ka, tapos na naiisip mo na, sana bumili na lang ako kahit ilang items lang, di ba? Kaya yun ang nangyari sa akin. Iniisip ko siya, sabi ko, sige na nga, total ang mga watches naman is maliliit lang, so pwede ko siyang i-siksik sa mga gap-gap ng mga items dun sa, di ba, may mga gap sa loob ng Balikbayan box pag nilagay yung mga lalaking items. Yun, pwede mo yun dun i-siksik. Kaya pumunta ako, so today is officially summer break ng daughter ko. Kaya kung meron kayong naririnig na medyo ingay, siya yun. Nandun siya sa loob, nanonood sa iPad niya. So, ignore na lang guys, ha? And bago pala ako mag-umpisa, gusto ko magpasalamat sa lahat-lahat. I am so thankful na nandyan kayo lagi sa akin, nanonood, nagla-like sa video ko kahit papano. Bumabalik at nanonood at nagko-comment kayo, at kung saan sulok man kayo ng country, sana ay okay lang kayong lahat guys, and super, like I said, thankful ako na nandyan kayo at sobrang na-appreciate ko kayo nanonood sa akin. And ayan guys, umpisahan na natin. Meron ako ditong apat na bag. Apat ba? Hindi, lima. Oh my god. Ano ba nangyayari sa akin na yan? So, ang una natin, ang binili ko, hindi naman kasi ako pumapunta ng store para bumili ng hindi sale na items, especially yung mga alam ko naman na nag-sell talaga sila. Hindi ako pumupunta. Mainly talaga, pag pumupunta ako ng store, ang chine-check ko yung sale, yung clearance, kasi pag hindi ka bumili ng hindi sale, siyempre mapapamahal ka. Kasi alam mo naman na marami tayong ilalagay sa Balikbayan box, marami tayong pasasalubungan. So, kailangan talaga maging smart tayo na hindi tayo bibili ng super hindi sale. Ewan ko, sa iba siguro pag meron naman silang mga budget, why not? Pero kasi ako, hindi naman malaki yung kinikita ko, kaya pinagkakasya ko siya. At yun na, pinagkakasya ko siya at may budget lang ako para sa Balikbayan box. And kaya bumibili ako sa mga sale-sale lang, ganun. So, ayan. Ang una kong binili is ito. Ito ay parang bathing suit para sa daughter ko, kasi summer na, like I said, summer na, baka pumunta kami mag-swimming. Ayan, bilhin ako siya ng isa. And then, ito yung may mga, simple lang, mga bulaklak, ganyan yung mga style. Tapos meron siyang pa-bow dito sa kabilang shoulder. Ayan na.
And the next na binili ko is... hindi ko alam, guys. Binili ko siya. Actually, hindi naman ito yung size ko, pero why not? $11 kasi kumuha ko ng... Nakita ko, nakukita na ko kasi ano, parang ganyan yung itsura niya. So, diba? Kinuha ko. Baka sakali lang ako na baka kasya sa akin. So, sana kasya sa akin. This one is $11. Sell siya ng $11. Ang regular price niya, guys, is... Ayan, $19.90. Ipakita ko sa inyo yung... Ayan. $19.98. Tapos nag-sell siya ng 11. So, ayan, kumuha ko niya ng isa. Ganyan ang tsura sa likod. Ayan. Kumuha ko niyan. And then, ayan. Ayan ay akin. And then, nakita ko siya, guys, na itong mga damit sa clearance na $4 na lang. Ito yung polo, US Polo ASSM na army green yung kulay. Actually, marami na akong padalang mga ganito. Napadala ko ba? Hindi, na pamilya na karaan. Tapos, nilagay ko na dun sa Balikbayan box na going to Manila sa siblings ko, sa mga brother ko. Mga brothers ko, and then ito, pandagdag lang to. At saka walang ganito akong kulay nung binili ko. Yung mga nakaraan na binili ko para sa aking mga brothers. Ito ay para sa tatay ko. Kasi ang tatay ko ay hindi siya mahilig sa colorful na mga kulay. Ang gusto niya, mga neutral color like dirty white, white, black, blue, brown, mga army green. Ganito lang yung mga simple lang yung gusto niyang damit na mga kulay. Wala, ayaw niya yung may malalaking ano, may malalaking logo dyan. Gusto niya yung mga ito, mga ganito lang kaliliit. Ayan. Ito is, ano niya, ang regular price niya is $10, guys. Ayan, $10. Tapos, nagsilang siya ng, sell siya ng, naku, saan ba? Ayan. Sell siya ng $4. Ayan. And then, kumuha ako ng, ang size nun is, I think, medium or large. Large yata. Ay, medium nga. Pero kasi yung ano nito, yung hindi magkakaparehas yung size nito. Kaya, minsan pag kumuha ka ng medium, tapos pag inano mo medyo, kunti-kunti lang ang, ang diferensya sa large or sa XL, ganun. Kaya, ito, pwede to sa tatay ko. Pag hindi nagkasya sa kanya, edi dun sa kapatid kong lalaki, bigay. Ito naman is, large naman siya. Parehas lang, pero large to. Large ba? Ayan, oh nga guys, large nga siya. Ayan. Same din guys, ito is $10 ang regular price, ang retail price niya. Tapos, nag-sale siya ng $4 na lang. So, ito, kay ibibigay ko rin ito kay tatay pag ayaw niya. Kasi like I said, red kasi, pwede niya ibigay sa aking brother. Kasi meron naman ako dong dalawang brother sa probinsya. And then, meron akong mga pamangkin pa na binatilyo. So, ayan. Pwede niya, kung ayaw niya, edi, pwedeng ibigay niya sa iba or kung sino may magkagusto. Basta ako, binili ko lang siya dahil yun nga, $4. Ayan. Simple lang. Parehas lang yan sa likod at saka sa harap. Yun lang. Simple lang yung mga style niya. Tapos yun yung mga gusto ng tatay ko. Sorry guys, parang nasasalat ako sa my own saliva. Oh my god. Tapos ito guys, pinili ko siya ng nagkaroon. Nung tingin-tingin ako, naglibot-libot ako, walking around ako. Nag-dig ako ng mga sales, nagtingin-tingin sa store. So, nakita ko siya, guys. Itong mga sunglasses. Ayan. Bumili ako ng tatlo.
para sa daughter ko, para may choices siya. And ano siya guys, retail price niya talaga is $19. Tapos nag-down siya ng 14 and then naging $1 na lang. So, ang dami nilang sale na sunglass na sunglass and eyeglass na tago $1 lang. Tapos mga ano siya guys, sa atin ang 1,000 pesos. Tapos 'di ba naging 50 na lang. So why not? So binilihan ko siya ng tatlo para may option siya. Ito yung una, ayan guys. Black lang siya kasi mas gusto niya 'to. Kasi pinapili ko siya kung ano talaga gusto niya. Ang gusto daw niya nitong black. Tapos meron siyang pa-gold dito. Ayan, hindi ko alam kung anong brand nito. Oh, nakalagay dito sa loob is Foster Grant na sunglasses. Ayan. Tapos ang sunod is ito. Ito yung pinaka-pricey. Hindi ko alam kung anong Foster Grant din ba ito. Hanapin natin yung name. Hindi ko alam kung walang pangalan sa loob. So ito naman guys, as medyo pricey ito. Ito is $27 na eyeglass na nag-sale siya. Ay, teka, pakita. Medyo, ayan. $27 na naging, ayan guys, $1 na lang, di ba? Oh, ang mura, super mura. Ayan. Ang itsura niya, parang white transparent naman yung mga dito. Maganda to kasi, para kung anong klaseng suit na kulay niya. Ay, kung anong klaseng damit na, kung anong klaseng kulay ng damit niyang susuotin niya. Pag sinuot niya to, talagang, magiging match lahat ng kulay na susuotin niya sa sunglass na to. And then, ito yung gustong-gusto ko kasi guys, syempre, paborito ko yung kulay pink. Ano ba ito? Basta para siyang pink, pero parang dirty white naman pag nandyan sa ano, pag pinakita ko sa camera. Ayan, ito is, anong brand? Nasa loob na hindi ko mabasa. Nandun naka-engrave mismo sa loob. Sa pinakaloob, wala dito, kundi nandun mismo sa loob ng ano, basta dito. Naka-engrave. Ayan itsura niya, guys. Ang cute nito, guys. Ano natin? O, diba? Parang ano, parang sumakto sa ano, sa damit ko. Ayan. Parang meron naman siyang ibang kulay. Yung parang hindi puro neutral na kulay. Tapos ito, guys, is $19. Ayan nga, $19 lang. $19 yung retail price niya. And then, naging $1 na lang. O, diba, super mura. Kaya mapapabili ka talaga. Ito yung mga sinasabi ko na pag halos ipamigay na lang yung price. Ayan, yung sa ating sunglasses. And then guys, meron akong nakitang sale na na perfume. Ito ay Wild Spirit Rosy Glow na 30 ml. Kumuha ako guys ng dalawa kasi tag 25 something, like $25.87, tapos biglang nag-sell siya ng $5 na lang, so kumuha ako ng dalawa. Ayan, hindi ko alam kung kanino ko ibibigay at hindi ko alam kung mabango, pero siguro naman mabango kasi alam nyo guys, pag ang pabango ay nasa loob ng parang naka-lock siya, meron siyang ano, electronic lock. I mean, ito electronic na to, pero ibig sabihin, may lalagyan pa siya sa loob na naka parang
tatanggalin yung ano pa, tatanggalin siya para kunin ito sa loob. Hindi ko lang alam kung mabango to. Siguro naman, no, di ba? Ayan, meron akong dalawa niyan. And then, ayan guys, doon na tayo sa relos. Doon na ako na ano. Akala ko kasi, wala nang mga sale na mga relos pag pumunta ako. Kasi, 1 week ago na yun eh. So, hindi ko alam kung hindi lang napansin ng mga namimili. Kasi nasa ano siya eh, yun, nasa taas talaga siya, sa pinakataas eh. So, na hindi siguro nila napansin na yung pala nag-sale. Kasi kahit yung cashier, ano, nagulat siya. Sabi niya, parang ano, parang ang mumura naman, super steal daw yung mga nabili kong ito. Sabi ko, sinabi ko na lang sa kanya, oh, kasi ipapadala ko sa ano, sa mga laban ko sa Pilipinas. And then, some of them, I might gift to my daughter or sa mga loved ones, ganun. Sabi niya, oh, sabi niya, ano, it's really nice of you. Ayan, so, ayan, ito yung mga relo. Isa-isahin na natin. Itong mga relo na to is, ano, $11 to $10, $10 to $11, tapos, $44 na price, nag-down siya ng $11, tapos yung isa naman is $39, tapos nag-down siya ng $10. So, papakita ko sa inyo kung ano-ano mga klaseng pinamili ko. So, for example, ito. Ayan guys, so, ang cute. Ito yung una nating na nakuha. Ayan, i-ano ko sa inyo, i-focus ko sa inyo. Kasi hindi na po. Ayan. Ayan ang itsura niya. O, diba guys? $44, tapos down na lang siya ng 11. Itong mga watch na to ay lahat na ay Armitron watches. For ladies and for gentlemen or for men. Ladies and men. Ayan. And then, meron akong gold. And then, meron akong white. White gold. Parehas lang yung style. Ayan. Ganun din. $44. Tapos down siya ng 11. Ayan. And then, sunod is itong, ano, itong pang lalaki. Pakita ko sa inyo yung yan. Oh, napaka i-focus natin. Ayan. And then, tricolor siya. Meron siyang white and meron siyang gold and then white. Ayan. Likod at gilid. Ayan guys, ito naman is $39, tapos down siya ng $10, o diba? Almost 2,000. Ay, hindi, almost, ano siya? 1,900. Ah, hindi. 1,950. Tapos nag-down siya ng 500. O diba? Kaya parang mapapaisip ka sana ano, kaya mapapaisip ko na sana bumili ako, kaya nga, kaya talaga naiisip ko siya, kaya ako siya binalikan. At least binalikan ko, tapos mayroon pa tayong nakita. Ayan guys, diba? Ang cute. Ito ay, ibibigay ko to sa tatay ko kasi mahilig siya sa simple lang na watches. Ayaw niya ng mga, kung ano-anong mga bato-bato dyan. Gusto niya yung ganito lang. Ayan. And then, yung next natin ay, itong, gold na black yung face niya, tapos meron siyang mga bato-bato. Ito naman ay kabaliktaran. Hilig naman to ng nanay ko, yung may medyo may mga bato-bato pero hindi too much. Tapos ano,
yung black yung sa loob, tapos gold. Ito ay bibigay ko sa nanay ko. Ang cute, diba guys? Not bad na. O, diba? Ito naman ay $39, tapos down ng $39, tapos nag-down siya ng $10. Ayan, diba? Oops! Okay, next is itong Armitron din na parang ang strap niya ay genuine leather. Hindi parang, talagang genuine leather nakalagay dito sa nakasulat dito. Ayan naman siya na panlalaki. Guys, diba? Not bad so much. Not bad na. Super sale. Ayan, ito naman ay $39 tapos $10. And then, next is itong two-tone siya, gold and white. Focus natin. Oops. Ayan, focus natin. Ayan. Ang harap. Katulad siya nito, guys, na gold, pero two-tone lang, tapos iba yung kulay. Diba? Nagkaiba lang sila ng kulay. Ano siya? Nagpasa na makapunya. Focus. Oops. Ayan guys. $39. Tapos nag-down siya ng $10. And the next is ito guys na pa-square naman, tapos two-tone din, dalawang kulay, gold and white. Ayan. Ganyan ang gilid, ganyan ang likod, and then ganyan ang other side. Tapos meron siyang pabato dito sa gilid. Tapos ito guys is $11. Hindi ko alam kung $11. Pero alam ko talaga $11. Kasi kung ano yung nakalagay dito, yun talaga yung price. Hindi ko alam kung bakit yung iba $39. Tapos $10 siya nag-sale. Ito is $11. So it's not bad pa rin. So kinuha ko siya. Kumuha ako talaga. Hindi, talagang kumuha ako nito tatlo. Kasi yun kinuha ko na lang lahat ng tatlo. Just in case na meron akong pagbibigyan. Actually guys, I'm thinking about i-keep ko yung isa para sa para everyday watch ko, para meron ako, di ba? Ang cute. Ito yung una kong nakita bago ko binalikan. Ito ang nakita ko. At saka itong dalawang to na, kung nanood kayo sa video ko, binidyohan ko tong dalawang to. Kaya tuwang-tuwa ako na meron pang natira. Ayan. Kasi nakyutan ako sa design ng dalawang to. Kasi parang napaka-simple lang. Oh! Ayun, nalaglog. Ayan, yung tatlong to. Yung isa, ikikip ko dito for sure. Kasi mas maganda nga to pang everyday na watch. So, tatlo ang binili ko dyan. Ayan guys, so hindi ko maintindihan bakit yung isa, $39, $10, tapos yung isa naman $39, tapos down siya ng $11. Pero like I said, I don't even feel bad. Parang nagtataka lang ako kung bakit yung isa medyo mura sa isa ng $1. 'Di ba? Ayan yung tatlo. And then kumuha ako pala ng dalawang, hindi kumuha, talagang inubos ko. So I don't even care kung magkakaparehas, para lang meron akong maibigay kung kanino ko ibibigay, or para meron na akong maibigay or madagdag sa kasalubungan ko. Ang gagawin ko na lang kung siguro kung meron malayo-layo doon ko ibibigay, para hindi sila magkasabay na parehas yung relo nila. Kung halimbawa isuot nila sabay, hindi
hindi nila mag, hindi sila magkikitaan na parihas yung relon nila. Ayun guys, dalawa ang meron ako. Ito lang yung meron akong ano, mga pagkakaparehas. Itong mga to tapos ito. Bali tatlo nito, tapos dalawa nito ang akin. And then sunod is itong gold na to. Itong gold na mayroong mga stones sa gilid. And then ganito yung side, likod, and then likod din. Ayan, ang cute nito guys. Tingnan nyo pagkakaiba. Ito super square na medyo mataba. Ito naman is square na medyo slim. Pero super cute guys. Ayan, ito is, I'm sure ito is $10. Kasi nandun yung sa video ko eh. Naalala ko $10 to. And then the last one, ito na yung pinakalas natin guys, is itong panlalaking gold. Ayan guys, ang itsura niya. Tapos yung side, tapos yung likod, paganyan. Ano siya, parang ang haba ng strap niya. Parang hindi ko alam kung paano to, pero I'm sure naman kung sino ang makakatanggap nito ay alam ang pag-adjust nito. Sila na bahala doon kasi ayoko na siyang galawin kung ano yung nakalagay dito. I-send ko na to na ganito. Sila na lang mag-find out kung paano. Ayan. So ito is $10 din, $39, tapos nag sale ng $10 guys. So ayan lang ang ating haul guys. Pinakita ko lang talaga sa inyo na kahit paano dito sa US, makakabili ka talaga ng Supercell basta marunong ka lang magdig, marunong ka lang magtingin-tingin, parang you take time na mag-walking around, tapos magtingin-tingin. And you never know yung mga napapind out mo na super sale. Ako, pumupunta talaga ako pag may day off para, tapos pumupunta ako dun ng super advance para matagal akong magtingin-tingin. At saka minsan, pag marami akong time, hindi lang isang store ang pinupuntahan ko. Yung magkakalapit na store nun, chinichik ko talaga kung ano yung mga sale. Tapos minsan, guys, kino-compare ko kung ito worth it ba ang pagbili ko dito sa store na to, dito kasi ito dito mas mura. Parang kino-compare ko siya kung alin ang mas mura, doon ako bumibili. Kasi yun nga, kailangan natin mag-budget kasi kahit naman din mga bumibili tayo ng sale, is pag napaparami tayo ng bili, is nagiging mahal pa din. Ayan, nagiging malaki-laki pa rin ang nababayaran natin. So, ayan guys, thank you ulit sa pagsama sa akin at panonood sa akin. And sana nag-enjoy kayo sa panonood sa akin at meron kayong nakuhang idea sa mga sale na nakuha ko. Have a great day and be blessed today. Bye-bye!